Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R., hello sa inyo, Popoy at Bea. Magandang araw din sa maraming viewers ng Dear M.O.R. My name is Justin, 27 years old at isa ako sa matatawag ninyong NGSB o yung No Girlfriend Since Birth. Medyo late bloomer kasi talaga ako. Nung nag-aaral ako, talagang tutok ako sa mga subjects ko. Habang busy ang lahat ng mga kaibigan ko sa paghahanap ng magiging jowa nila. Eh ako naman eh busy sa pagtatapos ng mga projects at ng mga assignments ko. Sabi nga ng parents ko I always knew my priorities. Dahil nga dito, Popoy at Bea, ay natapos ko ang studies ko with flying colors. Proud ako sa mga naging achievements ko. Happy din ako na makita ang parents ko na very proud sa mga nakamit ko. Kapag naririnig ko na sila na ibinibida ako sa mga kakilala nila, hindi ko rin mapigilang matuwa at mapangiti. Noong nakapagtapos nga ako, ay minadali ko rin ang paghahanap ng trabaho. Strike whilst the iron is hot, sabi nga ng iba. Nagpaka-overachiever din ako sa trabaho and within a year ay na-promote na nga ako bilang manager. Popoy at Bea, life has been very good to me and it was about to get even better. Naalala nyo noong sinabi ko na never pa akong nagkaroon ng girlfriend? Well, natapos na ang streak ko na yon nang makilala ko nga sa trabaho si Laura. Popoy and Bea, si Laura, yung matatawag nating babaeng may gandang pang-beauty queen. Matangkad, fit, at higit sa lahat ay merong pleasing personality. Talagang si Laura ang embodiment ng term na noong nagpaulan ng ganda sa mundo si Lord, ay sinalo niyang lahat. Unang kita ko pa lamang sa kanya, siguradong-sigurado ako na siya na talaga ang babaeng para sa akin. After years ng matinding focus sa pag-aaral, after years of not having a girlfriend, ay eto na nga si Lord, ipinapakilala na ang taong destined for me. Popoy and Bea, agad ako nanligaw at hindi naman ako nabigo kay Laura. Naging kami. Ako na talaga ang pinakamasayang tao sa balat ng lupa. Wala man akong karanasan sa pagkakaroon ng girlfriend noon ay napakaswerte ko naman sa makakapareha. Noong ibinigay na nga ni Laura ang matamis niyang oo, ay walang mapaglagyan ang saya ko. Aminin ko, minsan hindi ko alam kung magpapakatodong sweet ba ako kay Laura o yung parang steady lang. Mabuti na lang, lagi akong sinasabihan ng girlfriend ko na wala akong dapat gawin kundi ang mahalin siya ng tapat at totoo. Popoy at Bea, yun naman ang ginawa ko. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Mga kapamilya, oras na natin, 35 minutes makalipas ang alauna ng hapon. Yan na nga po, no? Ang first part ng kwento nitong si Justin at si Laura na maladiwata sa ganda ang first ever girlfriend ni Justin. May naalala ka ba tungkol sa sarili mo, Bea? Wala. Okay. Ikaw nga sana itatanong ko kung nakaka-relate ka ba dyan kay Justin. Nagkaroon ka ba ng, well, aside syempre kay Mrs. Popoy, nagkaroon ka ba ng jowa na mala-jurtista Kels, ang ganda Rebels? Yes.
Yes. Like, wait. When? Is it college or nung nagtatrabaho ka na? High school. High school? Pandemiyos sa bago. Yan yung mga pang-ano-ano lang. Yan yung mga... Kasi like yung ano ha, like physically, alam mo na mas angat siya sa'yo physically. Mm. Ay, hindi ako nagkaroon. Hindi, joke na. Ayan, oo naman. Hindi kasi parang ano, marami yung nagsasabi noon na, uy, ang ganda, hindi ko na lang sasabihin yung pangalan niya, pero alam ko, sumisilip-silip pa rin siya dito. We're friends. We're magkumares and magkumpares, pero those were the days. Alam, ang dami mga depensa. Ayan, pero kasi may mga nagsasabi noon na kahawig siya ni Mikey Kawangko. Diba? Oh, si Miss Mikey Kawangko. Ganon yung datingan ng beauty niya. Ay, may ano din? So, may dimples din ng bongga? Yes. May mini dimples din. Yes. Maganda ang height. Tapos madalas nakukuha sa mga pageant, pa ganon. Very tahimik sumasali. Lang rin naman, just sumasali. Like me. So sumasali siya sa pageant? Hindi siya sumasali. Actually, ini-invite. Oh, ini-invite siya sa mga ganon noon. She's from Cavite. Pero wala na siya sa Cavite, no. So how was the experience? Wow, dating a super beautiful girl. Ganon. No, not really super beautiful girl. Kapag itinabi mo na ako, nawawala yung super talaga. So datingan ko lang. Nakakaasar. Hindi nga. Bagal, gumaganon yung level eh. Hindi, parang okay naman, pero hindi actually, no, sa lahat ng mga, hindi naman sa lahat, sa marami, sa mga, iingatan mo naman eh. Diba, iingatan mo kasi lahat sila ay special. Diba, ganoon yan eh. Oh, lahat merong kamukha, lahat merong kaganyan. I mean, everyone is special in their own right. Ayan, mm-hmm. Pero it doesn't necessarily mean na sobrang ano nito, sobrang ganda. Kailangan ibahin ko yung style ng paniligaw ko sa kanya. Dapat iba yung treatment ko dito kasi ordinary yung beauty niya at ito. No, para sa akin you have to give it your best. Kasi sobrang ganda siya. Katulad nung kanina, no, dito sa MTV ni Sam Concepcion, ayan, mm-hmm. Si Shania Gomez yung nandun na maganda, 'di ba? Maganda rin, yes. Naman talaga. Ang ganda din ng ugali ng batang 'yan. Mm-hmm. Yes, oo. At kapag ka ba nagka-jowa ka ng medyo hindi naman ganung kagandahan, medyo you treat her less. I don't think so. 'Di ba? I don't think so. Tsaka dito kay Justin, lalong-lalo na, napakaganda naman talaga ni Laura dahil mind you, di ba? Sabi ni Justin, no girlfriend since birth siya. Di ba? So, wala naman talaga siyang point of comparison, di ba? Yeah. Na ang ganda talaga, ng ano. Pero siguro, very attractive siguro physically, itong si Laura nung naging sila. But just the same, for me, you treat naman yung girlfriend mo the best way you can. Mm-mm. The best way you should. At eto na nga po, Poy, dahil usapang how do you treat your girlfriend? Paano ba natin maano to? Eh si Justin kasi, first time niyang magka-girlfriend. And I'm sure maraming mga kababaihan, mga ka-relate na first time magka-boyfriend. Paano nga bang dapat ginagawa sa isang relationship, lalo na kapag ka first time? Ako, sinabi ko to kasi meron na akong parang ano eh, meron na akong gustong i-share kaagad-agad. Paganoon. Eto ha, para sa mga first time dyan, magka-girlfriend or magka-boyfriend, para sa akin naman, personally speaking, kapag ka bago-bago pa lang kayo, huwag kayong todo bigay agad-agad sa lahat, ha? Huwag kayo yung parang Gina G sa lahat ng bagay na you're always giving everything out, you're always parang sacrificing everything. Oo, kailangan you take it slow. Kasi let's say, pwedeng matagal na kayo magkaibigan or bago pa lang kayo magkaibigan, bago kayo nagkaligawan, pero marami pa rin kayong hindi alam sa isa't isa. Kasi for sure, iba yung nangyari sa'yo, Poy. Iba yung... Ha? Okay. Nagkalawang iba yung camera. Ano, sorry. No?
iba yung tratuhan ninyo as nung magkaibigan pa lang kayo or nagliligawan, iba kapag ka naging magjowa na kayo. So you have to take it really slow, ha, Renny boy. Kailangan ano muna, relax lang kayo. Huwag yung gusto niya nang ma-experience lahat ng pwedeng ma-experience ng magjowa. Gusto niyo araw-araw kayo nagkikita, alam mo yon? Well, kung may time kayo, sige. Pero huwag niyong gawing priority na araw-araw kayo nagkikita. Kailangan you have to take it slow. You have to know that person really well. Kilalanin niyo muna yung mga pag-uugali talaga. And anong tawag dito? Yun nga, yung huwag kayong todo bigay. Kasi ang dami ko nang kilalang ganyan, Popoy, na mga kaibigan ko. Nung first time nilang nagka-jowa, dahil first time, excited, diba? Gina G, todo bigay lahat-lahat. Yung iba, ang daling nagkasawaan. Yung iba naman, parang nasakal, nasobrahan. Tapos, meron din akong kaibigan, nung first time niya, binigay niya lahat-lahat. Tapos, yun pala, hindi naman pala pang matagalan ang Betchy Wow nung ginowa niya. O, nabigay na niya lahat. And napunta rin sa wala. Diba? So, pero alam mo, kapag ka kasi in love ka, ayan ha, in love ka at yan yan, mag, lalo na yung mga first jowa, excited ka. I think the key there is consistency. Diba? Ang ibibigay mo, yung kaya mo. Ngayon, kung kaya mong ibigay ang lahat at kaya mo siyang i-deliver on a regular basis, why should you, why should you stop yourself? Diba? Ako, I don't agree na wag mong ibigay lahat ng sobra-sobra, wag mong ano. Eh, hindi. Kung kaya mong ibigay at consistent kang may... Dapat bang ibigay like on the first week? On the first month? Yeah. Masusukat mo ba yun? Mapipigilan mo ba yun ng ganun-ganun? You just have to enjoy at hindi mo malalaman na naibigay mo na pala ang lahat unless meron ka ng pinagsisisihan. Diba? Parang ganun lang naman yon. So, sa akin parang, ano ba yung lahat-lahat na sinasabi mo? Depende kung ano yung lahat-lahat na sinasabi mo. You know what I mean? I mean, yung sa umpisa pa lang, addict ka na sa jowa mo at wala ka ng ibang inisip kundi jowa mo, binigay mo na oras, pera, katawan, at kaluluwa mo, wala pang isang buwan. Gets mo ba? Ang tanong, kilala mo na ba yung ugali ng tao na yon? Well, syempre, nung magkaibigan pa kayo, nagliligawan kayo, may idea na kayo kung anong klaseng tao siya. Pero iba kapag ka mag-jowa na kayo, iba kapag lalagi kayo magkasama, long period of time. Dahil meron at meron lalabas kayong mga ugali na hindi nyo alam o hindi nyo pala, hindi kayo aware na may ganun palang ugali over time. Diba? Mm-hmm. Okay, pero I don't know. Kasi alam mo, kapag tayo naman ay na-in love na rin ng sobra doon sa tao, hindi naman natin malalaman agad eh, no? Na sobra-sobra na yung binigay mo nga unless meron ka ng pinagsisisihan. Di ba nagigets mo ba yung... Hindi. Maging careful? There's nothing wrong with being careful naman. Iyan. Let's be careful. Yeah, that's a best reminder. Pero to tell him slow down, ano, wag muna ibigay lahat. Ano ba yung lahat na yun? Gusto ko nung hawakan yung kamay niya. Ay, wag muna. Hihingahan ko not na lang siya. Petty, yung gano'n. Oo naman, pero di ba hindi? Not the simple things like holding hands, kissing the cheek, hugging. Ililibre mo na pagkain, yung mga ganito, mamamasya ka, hindi yung mga ganon. What I'm saying is the serious things about you. The bigger things, the heavy things na kapag na nawala sa'yo or kapag ka nabigay mo na, mahirap i-recover. Diba? Mm-hmm. That's what I'm saying. Okay. Ayan, linawi natin yan para sa mga listeners natin. Medyo marami silang mga komento. Saan nga ba ako nagbabasa ng komento? Sa YouTube ba ako? Sa YouTube ba ako? Maraming salamat muna ulit kay Roslyn. Walang sabi-sabi, sige lang ng sige ng padala ng kanyang pa 35, pa 25 Swedish krona. May 25 pa ulit si Jing Galliado. Shoutout kay Nanay Elena Galliado and kay Tante Emelita Schneider. Ayan, ka-breakfast ko here after ng toxic night duty. Ayan, hello sa inyo, Jing Galliado.
Sabi ni John Corky Hunter, NGSB, but just in time to get a beautiful girlfriend. Wow. Yon. Nagamit si Joa, yung punchline. Oh, si Joan Saoy, may pumatol be. May nag-improve sa punchline. Yan, Joan Saoy. Sabi niya, first jowa namin ni BF ang isa't isa. We both entered the relationship when we were 25. Ang ginawa lang namin talaga is to go with the flow and learn about each other while we are achieving our goals. Almost 4 years na kami and grateful that I got the best, the one I prayed for. Congratulations to you, Joan Saoy. And boyfriend. Love it. Okay. Meron ka pa? Ka na? Sige, ikaw. Sige, unahin ko tong si Serio. Sabi niya, DJ Bea, pag kulang ibinigay, pwede mo din pagsisihan yon. Kesyo nagkulang kasi ako eh, kaya ako iniwan. But I'm talking about the early part of the relationship, ba? Diba? Iba naman syempre pag umabot pa kayo ng isang taon. Alam nga namang isang buwan pa lang kayo, buong buhay mo, binigay mo na. Gaya nitong sinabi ni Paul Santos, puso't kaluluwa, tsaka bank account, binigay mo na. Syempre, hindi naman ng ganon. Oh, yun yung mga hindi, di ba? Oo, iba naman yung mga pin code, ang tawag yung mga pin code nyo, huwag nyo munang ibibigay. Malay nyo, may sa ano. Password ng Facebook mo, ng email mo, binigay mo na, isang buwan pa lang kayo, di ba? Yun yung sinasabi. Bea, in fairness ha, meron yung makikipag-jowa sa'yo, tapos they're just after your passwords, your ano, maamoy nila yan. Tapos, scammer pala, yung akala mo, jowa-jowa mo talaga. Pero scammer. Meron mga ganyang mga kwento. Ay, naku, mag-ingat po kayo. Uy, pero may kilala akong ganyan na, well, thank God sila pa rin naman, pero uy, yung ATM niya, hawak ng jowa niya. So, yung sweldo niya, nasa jowa niyang lalaki lahat, ah. So, kapag kailangan niya ng pera, iaano pa niya sa jowa niya. And I'm like, mag-jowa pa lang naman kayo. And, wala pa nga kayo. If I remember correctly, wala pa silang 3 years. Tapos, like, yung pera mo nandun sa jowa mo. So, I don't know. Hindi na lang ako nagtotalk. Oh, yeah. Well, uy, hindi po maganda yon, ha? Hindi po maganda yon. Unless, unless ay humihingi ka ng tulong dahil siguro shopaholic ka. Diba? Yung talagang, ano tawag mo, excessive spender ka at may sakit ka. Kailangan mo ng tulong pero not sa not jowa mo. Yung, 'di ba? Yeah. Hindi sa jowa mo, dapat it's someone within your family. Yes. 'Di ba? Kay nanay, kay tatay, sinuot na itay, pakihawak ng ATM ko kasi talagang hindi ko po mapigilan 'yung sarili ko sa paggastos-gastos. Nanay mo, tatay mo o sa kapatid mo na pinagkakatiwalaan mo, but siguro pinagkakatiwalaan natin jowa, pero hindi pera 'yan eh, 'di ba? Nandiyan 'yung ins and outs ng mga pinaghihirapan mo, mahirap na. Oo, kapag ka sa bandang huli. Well, hindi na ako nagulat dyan sa kwentong yan dahil ako, Bea, ay may kilala rin na isinuko niya na lahat. Yes, mag-asawa naman na. Di ba? Mag-asawa naman na. Pero ang may hawak. May hawak ng ATM ay yung jowang hindi nagtatrabaho. At siya na naghahanap buhay para sa pamilya, may mga anak sila. Siya yung parang nanghihingi pa ng pera doon sa asawa niya na walang trabaho. Inuulit ko, walang trabaho. Pero like okay naman ba daw ba yung pag-handle ng finances or nahihirapan siya na pangkain na lang kailangan pang ipagdasal doon sa asawa niya? I don't know. I didn't bother ask kasi hiwalay na sila. Hiwalay na sila. So, 'di ba baka may ano ba baka may mali sa equation. Diba? Tapos alam pa yung credit card number at saka yung ano, yung mga yan. Delikado, 'di ba? Wala, hassle lang ang ibibigay sa inyo ng mga yan. Well, ang oras nga po natin ay 10 minutes before 2 p.m. mga kapamilya. Alamin natin kumusta ba ang magiging pag-handle nitong si Justin and Laura sa kanilang relationship. Justin na merong first ever girlfriend na si Laura. Sabi niya nga ay overachiever siya, 'di ba? Syempre ang saya-saya, nakuha niya ang babaeng kumbaga para talagang hulog ng langit. Kumbaga parang ito yung premyo niya,
Di ba? Parang ito yung premyo niya sa pagpapakahirap nung mga panahon na dapat pwede na rin sana siya manligaw. Pero hindi. Gusto ko muna ma-achieve na ma-achieve yung mga bagay na gusto ko. Sabi niya, overachiever siya, di ba? Noon. Pero tingnan natin, syempre, walang relationship na perfect. Hindi naman husa naghahanap tayo ng ano, pero kung smooth na smooth lang, ba't sumulat ka pa dito sa amin sa Dear MOR? Para inggitin kami, ganun. Para sabihin na mayroon kang jowa na katulad lang ni Bea. Ganun ba? Wow! Sige, alamin na natin, boy. Alamin na natin yan sa second part. Kasama niyo po kami. Ako po si DJ PDJ Popoy. That's my go, Popoy. And of course, gorgeous B, Bea po. Popoy at Bea, tulad nga ng nasabi ko kanina, ay baguhan ako pagdating sa pagkakaroon ng girlfriend. May mga pagkakataon na sobrang awkward ko kapag ka magkasama kaming dalawa ni Laura. Alam niyo yung feeling na parang hindi normal ang nangyayari? Bilang anghel na bumaba sa lupa itong girlfriend ko, eh lagi nitong sinasabi na kumalma lang ako. Huwag daw akong kabahan kasi magkasama naman kami. Alam nyo, minsan nga ay nahihiya na lang ako kay Laura kasi para siya ang umaayos sa mga kakulangan ko minsan. Kaya nga, as much as possible ay sinusuklian ko ang pagmamahal ni Laura with some small gestures like surprise dates, flowers, at kung ano-ano pa. Popoy and Bea, buong akala ko talaga ay yung pagiging awkward ko lang ang magiging problema ko pagdating sa relationship ko with Laura. Meron palang isang bagay na talagang magpapaikot sa utak ko. Nangyari ang lahat a few weeks bago ang 1-year anniversary namin ni Laura. Nagplano kami ng trip to Palawan na kaming dalawa lang. Popoy and Bea, ito ang unang trip namin ng dalawa na talagang medyo malayo-layo. Usually, kasama namin ang mga families namin kapag may lakad kami. Madalas kasi ay dinner and movie dates lang ang ginagawa namin dalawa as a couple. Popoy and Bea, bilang NGSB nga ako, eh, I don't have experience when it comes to making love. I want to perform well at ayokong matapos ang trip namin ni Laura nang hindi siya satisfied. I tried talking to some of my friends pero sobrang wala akong nakuha mula sa kanila. Tinawanan pa nga ako ng mga walang hiya, sa totoo lang. Lesson learned, talagang never na never kang manghihingi ng advice sa mga lalaking friends mo, lalo na pag ang topic ay about making love to your woman. Popoy at Bea, pagdating nga namin sa Palawan, eh mas lumala pa ang kaba ko kasi I want my girlfriend to be super happy. Nag-island hopping kami. We had a nice lunch at sea. Tapos noong bumalik na kami sa hotel rooms namin para makapagpahinga na. Hindi ko alam kung halata ba sa body language ko or kung ano man, pero nahalata ni Lore na kinakabahan ako. And she was right. Hindi ko alam ang dapat kong gawin at ayokong magmukhang sira sa harap ni Laura. Dito na nga medyo nabuhusan ng malimig na tubig ang ulo ko. Nilapitan lang ako ni Laura. Niyakap ako at sinabi niya sa akin na, "You have me. Let's do it together." And the rest is history. Popoy and Bea, we made love. Para pala siyang sayaw, Popoy at Bea, nagagalaw ka lang kapag in sync kayo ng kasama mo. Nakakatuwa lang isipin na lahat ng insecurities ko at lahat ng kaba ko ay nawala lang bigla.
dahil kay Laura. And that's why I love her so much. Hanggang dito na lamang muna ang kwento ko, Popoy and Pea. Okay kami ni Laura, growing more and more in love with one another. Maraming salamat sa pagbibigay ng oras sa pagbabasa ng kwento ko. More power pa sa inyong dalawa at sa Dear MOR. Lubos na gumagalang, Justin. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Mga kapamilya, oras na natin, saktong-sakto alas 2 ng hapon at saktong-sakto rin po ang panahon na ito, no, para humingi ng paumanhin para sa lahat ng mga nainggit sa kwentong ito ni Justin and Laura, di ba, na sige, summer na summer, nag-out of town, pero kasama yung barkada, sila yung third wheel, sila yung ano, sa kabilang kwarto, nasa single na bed. Yan, pero may picture na paghandaan naman ng summer pero walang kasuyo buong gabi. Hindi po namin hangat na inggitin kayo nang dahil sa kwento ito ni Justin at ni Laura. Di ba? Pero hindi, congratulations naman kay Justin and Laura. Hindi, congratulations lalo na kay Justin. Hindi kasi Bea, no? It's really a challenge kapag awkward yung pag-handle mo sa isang relationship. Hindi lang naman pagdating sa kama. Okay, hindi lang pagdating sa kama, kundi sa kung ano-ano pa mga activities na pwede nyo gawin. Ayan, sa pag-dine out ninyo, ayan, papaano ko ba i-handle ang girlfriend ko. Pero sabi ko nga sa'yo, babalik ako doon sa sinabi ko kanina. Diba, kung ang girlfriend mo ay mala Miss Universe, or sabihin na natin ordinary siya, pero mahal na mahal mo siya, you treat her the very special way that you can and you should. Ganun dapat. Diba? Sa ating mga karelasyon, hindi yung sabi ko nga ay tatratuhin mo siya na special. Sige, magte-trip kayo to Palawan, tapos titipirin mo sa anong tawag mo rito? Titipirin mo doon sa board and lodging nyo. Ayan, dahil hindi naman siya kagandahan. Doon na lang siya sa ano. Okay na kami sa ganitong kwarto. Importante yung pupuntahan namin. At kapag ka maganda, gagastusan mo, ay kailangan meron kaming service talaga. Kailangan 4-star, 5-star hotel ang pag-check-inan namin ng jowa ko. Kasi maganda siya. Huwag niyong ibase doon. Dapat nakabase doon sa kalidad ng pagmamahal na meron ka sa kanya. Ganun dapat. I love it, Popoy. Gusto kaya ka naman. Gusto kaya ka pinayo mo na ganyan. Na wala sa ganda, kundi dun sa quality ng respeto talaga dun sa ano, dun sa babae, dun sa partner mo, yung pagdadalhan mo and everything. Oo. At alam mo, Popoy, meron ako gustong basahin dito na comment na I love it na she was so honest. Uh-huh. Hindi ko sure, pwede mong basahin to, Jay Zaline, bilang kinoment mo naman dyan sa comment section. Sabi niya, eto real talk lang ha, yung BF ko ngayon, pangalawa lang ako sa alam niya na, masasabi kong may alam siya pero ramdam naman nating mga babae kung kulang pa eh. Pero di rin naman yon naging problema as long as totoo yung pagmamahal na pinaparamdam niya sa akin at hindi lang yon ang habol niya sa akin. Magfo 4 years na kami. Pero kasi, anong tawag dito? Totoo naman, nakapag ka first time, nakakakaba and everything, wala ka namang idea. Well, siguro may mga napanood ka na sa movies na kung paano nila ginagawa and everything. Pero I feel like kapag ka nandun ka na sa moment na yon and you feel like you feel the love, talagang etapos yung love na yon, samahan mo pa ng L. Samahan mo pa ng L. Parang natural na gagalaw kasi
yung katawan mo. Kaya ka kasi kinakabahan, kaya kayo kinakabahan mga kamarkada. Kasi meron na meron kayong parang idea na o dapat ganito, dapat ganyan base dun sa mga naririnig yung kwento, napapanood ninyo. When in fact, meron kasi natural instinct at natural na galaw yung mga katawan natin. Lalo na kapag alam mo yun, nalulunod ka na sa pagmamahal. Yes, ganyan. Ganyan. Actually, it's a connection of body and soul. Diba? Lalo na kung mahal mo. If you're doing it with someone you really love, ang tawag talaga po doon ay making love. Diba? Love mo yung babae, love mo yung lalaki, that's making love. And when you're doing it with someone you don't love at nae-L ka lang, o sabihin na natin ito mature talk lang, ano, lustful ka lang doon sa tao, that is sex. Diba? That is casual sex. Yung ginagawa mo, yes, it may be pleasurable ngayon, pero is it memorable? Diba? That's a question there. Diba? Siguro may pleasure, pero yung memories, proud ka ba sa memories? Pero if you're doing it with someone you really, really, really love, diba? Kaya nga body and soul, it will naturally come out. At tama rin yung sinasabi ni Bea, kasi meron tayong idea. Sa mga nakikita natin, uy, ganito dapat yung lalaki, ganito dapat yung posisyon ng babae. Para sa kanila, na mga talagang wala, zero experience pagdating sa making love, it'll all come out naturally. It'll all come out naturally. Lalo na kung passionate kayo sa isa't isa. And meron ka pang room for improvement. Yes. Diba? Lalong-lalo na kapag ka talaga nag-intertwined yung ano ninyo, yung sabihin na natin yung first encounter ninyo ng mahal na mahal mo. Diba? Okay. I don't know, Bea, pero para sa akin, ano, you don't have to do it all at once. Yeah. Sa una, kasi nakakapagod yung kapag ginawa mo na lahat sa una. Tsaka, diba, Justin, kumbaga, if you want to keep them coming back for more, hindi mo kailangan ibigay na lahat eh. Diba? Kailangan meron certain ano of, hindi, pa, meron pa tong ano, merong susunod na trick ito sa susunod na mga eksena sa ibang araw. Kaya, may babalikan. Correct. Hindi mo kailangan anuhin. May tama yun, no? May babalikan at merong room for improvement. Meron kayong palaging, ang tawag dito, may maiisip kayong idea na, ang tawag dito, creative sa mga susunod pa. Diba? Na para kaya, sa inyo lang. Exclusively for you as a couple. Correct. Correct. At yun nga yun, yung connection ng ano ninyo, yung connection ng soul ninyo. At paano masasabing may connection ng soul, nag-ano lang naman kayo? Kasi alam mo yung feeling mga kamarkada na love, may L, tapos may kilig pa. Hindi ko alam. Pero I swear, parang merong kilig factor while you're doing it and after doing it. Yes. Then alam mo yung sinabi ni Popoy kanina na ang pinagkaiba kapag ka yung lust lang at walang love, gaya nung joke ni Paul Santos. Joke lang to, pero ang tawag ito, applicable din somehow. Sinabi ni Paul Santos na teka lang, hanapin ko lang ah. Pero parang ang sabi niya was, nung first time daw ginawa, after noon, parang feeling niya, ang dumi-dumi niya, yung mga ganyan-ganyan. Ganon ang mangyayari. Ganon, may mga ganong experiences. May mga kaibigan ako, Popoy, na may ganong experiences, nagpadala sa lust. And then, pag nung lumipas na yung lust, sa kanila, may pagsisisi. Ba't ko ginawa yon? Ba't ko pinatulan yung lalaking yon? Ba't kami nagkiemerot? Alam mo, pinagsisisihan at memories na gustong makalimutan. Kasi nagpadala lang dun sa moment na yon. Pero nung after na nun, nung nahimasmasan na, nung narealize na anong klaseng tao yung lalaking yon, or alam mo yun, may iba palang mga tendencies yung lalaking yun, dun na nagka-cringe, nandidire, naduduwal dun sa ginawa nila. So that's the difference, mga kamagkada. Yes. Diba? At kapag ka love, there's just no definite na pwede mangyari na ganito, ganyan, 1, 2, 3, ABC, hindi.
Kapag ka nag-make love kayo, malalaman at mararamdaman ninyo that it is something really special. Unang-una na nga yan, walang pagsisisi and you want more. Dahil napagod na kayo ngayon, ay nako, next time paghandaan natin ulit yung susunod nating intimate moments together and let's make it more memorable than the last time. Di ba may mga ganyan tayo, mga kumaga naglo-look forward tayo. Kaya sana, Justin, di ba, ay sana rin ay syempre meron tayong mga practices na kailangang respeto. May mga boundaries, ayan, I mean, di ba, na kailangan. Kung sakali at total, ginagawa nyo na bilang couple, gusto nyo na rin ba na magkaroon ng kasi iba na naman ding usapan yan. Diba? Paano kapag ka nagkaroon tayo ng baby? Ayan. It'll yun. Complicate some things na. Diba? Kaya, what protection are we going to have? Yung, ano ba yan? OCP? Oral contraceptive oral contraceptives ba? O yung para sa lalaki na ano tawag dyan na mag-condom tayo? Ayan. Yung safety. Mapag-uusapan nyo na yan as a couple. Diba? Para mas safe kayo, para mas free ang inyong mga utak. True, oo. At saka ano ha, ito lang Justin ha, i-treasure mo yung mga ganyang moments, you guys make it special, and wag na wag kayong magpapa-pressure sa mga nakikita nyo, naririnig nyo, at sinasabi ng ibang tao na dapat ganito, dapat ganyan, iba sila, iba din kayo. So, you maintain whatever you have, kung saan kayo komportable, kung saan nyo na-express yung sarili nyo with each other, yung intimate moments ninyo, wag na wag kayong magpapadala sa chika ng iba. Dahil, alam mo yan, Popoy, ang daming mga mamaro dyan, dapat ganito gawin nyo, dapat ganyan, mas ano, mas popogi ka, mas magiging astig ka pag ginawa nyo to, ganyan, ganyan, ganyan. Hindi nyo kailangang ma-experience lahat ng mga, alam mo yon, ng mga aabot na sa kababuyan. Oo. Kailangan. Iba yung iba yung adventure ng ibang tao sa adventure na gusto nyo. Ganun correct. Lang yun. Huwag kayong pa-pressure. Okay? At maging ayan, ito, basa tayo ng ilan sa mga reactions, mga comments. Ayun. Sabi ni MJC, ayun, nang inggit lang talaga siya. Justin ang name ko, pero hindi ako nangiinggit. Ay, share lang naman. Wait, teka, ito si Rocky Luan Singh. Oh. Sabi niya, hi to the best DJs ever. Ay, talaga. Oh. Thank you. Yeah. Lara. Please greet naman our pretty boss who supports our MOR listening here in UP Techno Hub by making us use her account. We all got love your it. Back. We love you all for life. Hello sa inyo. Madam, thank you ha. Huwag mong pagbabawalan, madam. Yan ang nga lang kanilang entertainment showcase, madam. O pagka pinagbawalan, ako ha, pag-uusapan natin yun. O pinagbawalan, mag-resign. Salamat po. Hoy, si Assorted Lovehurt, sabi niyo, pag nag-meet kami nung guy, DJ Bea at Popoy, send ako letter sa inyo. Kasi first time namin yun mag-meet for almost 2 years. Sino yan? For almost four years. Sino yan, Assorted Lovehurt? Baka jowa niya. Di ba? Baka jowa. Ay, talaga? Ah, sasabi na joke-joke lang yung meron sila ni Renny Boy. Mm-hmm. Imposible namang si Renny Boy yan kasi 4 years. Hindi naman sila magkakilala ni Renny Boy ng 4 years. Ito naman si John Corky Hunter. Sana ganun din yung girlfriend ko. Siya yung mag-first move sa kama. But you know what? Diba? Sige, parang biro lang yan. Ano? Pero there's nothing wrong. Lalo na kung mag-boyfriend, mag-girlfriend kayo. Diba? There's nothing wrong kasi ewan ko lang, sa mga couple dito sa atin, sa Pilipinas, parang kailangan ang mag-iaya si guy. Tapos para pumayag si girl. Pero alam nyo, dapat maging ano na tayo, dapat maging balance. Eh, kayo naman. Oo, iba pa rin yung ginigising ka kahit lalaki ka, ginigising ka ng paglalambing, 'di ba, ng mga halik-halik, yung mga ganyan. The same way na ginagawa sa inyo ng mga jowa ninyo. Oy. It can be done.
Mm-hmm. Uy, ewan ko si mga lalaki dyan, iba, pero ako at yung mga friends ko. Talaga ba? Ba't di mo ko pinakikilala sa mga friends mo? I mean... Kaya pala ayaw mo kong pakilala sa mga friends mo. Okay. Uy! Bakit ba tayo papakilala? Eh, ikaw lang, katumbas mo. Ewan ko, 10-10 lalaki. Yung level mo ng ano, 10-10 lalaki. Huwag kang kumeme. Mapahamak pa yung mga kaibigan ko sa'yo. Uy, grabe ka naman. Kaya nga, once is never enough for Popoy. Ay, bala ka dyan. You keep coming back for more. Si Kevin Binuya. Sabi niya, sabi ni Kevin, wala namang problem sa pag-make love for as long as you both agree to do it at pareho kayong responsible sa anuman ang mangyayari after that. Wish you all the best, Justin and Laura. Actually, one of the best comments for today. Totoo yun. Diba na wag naman sana dumating sa punto, Bea, na boyfriend kita, girlfriend mo ko, responsibilidad mo to accept me with open arms and open legs whenever I want. No! That's not, hindi ganyan ang perception. Kapag ka ayaw ni jowa, ayaw ni babae, or ayaw ni lalaki, huwag kang, alam mo yun, parang pinipilit mo, hindi, responsibilidad mo sa akin, ganito, ganyan, ganyan. No, you have to be considerate of your partner's feelings. Uh-oh. Diba? Kung ayaw niya today, diba, ayaw niya. Hindi pa rin pwede tomorrow, di hindi pa rin pwede tomorrow. Diba, ganun lang yun. Hindi naman porke, ay, nako, mag-break na tayo kung ayaw mo lang rin, ano, bulokin mo na lang yan dyan. Diba, may ganun pa mga statement yung iba. And ito, inuulit ko ha, hindi lang sa mga babae ito nangyari, minsan kahit po sa lalaki. Diba, na pinipit, sige na, ano tayo, medyo pagod talaga eh. Wala sa mood. Diba, wala sa, wag yung pilitin. Correct. Oh, or pwede saka, kayong kasuhan po dyan. Forcible entry. Hindi nga side. Totoo yun. Pwede totoo, nga, pwede kayong makasuhan pwede dyan. Nga kasuhan yun. Ang daming ano nun. Basta huwag nyo gagawing ano. Pwede. At ang pinaka-ayoko talaga po, Poy, ha. Yung gagamitin yung linyang pagmahal mo ko, gagawin natin to. Ay, no, wag. Pag yun ginamit sa inyo, red flag yan. Ayawan nyo na yung tao na yan. Pag ginamit yung linyang yan, pag mahal mo ko, gawin natin to. No. Okay. Yeah. May mga comments ka pa, Popoy? Yan. Ito ang comment, di ba? Patawad po sa aking joke kani-kanina lang, hindi na po mauulit. From Rennie Boy. Ayan, dahil sa humingi na siya ng tawad, you are forgiven. Di ba? Thank you, Rennie Boy, sa joke niyang... dahil may marilaki, meron bang mariliit? Ewan ko sa'yo. Pero, Popoy, eto na nga. Dahil, ano ngayon, Wednesday ngayon, bukas, makakasama natin yung ating minamahal na mga Dramatista Kels. Oo, at magpatikim-tim na tayo ngayon pa lang. Ano ba ang mapapakinggan natin for tomorrow's video? Ngayong Webes sa Dear M.O.R. Ayo, tingnan mo itong isang to. Misa na nga lang tayo magkita-kita, mukhang wala pa dito yung utak. Hashtag Dear M.O.R. Kapalmuks. Kapalmuks. Kawawa naman yun. Minsan na lang magkita-kita, hindi pa nabit-bit yung utak. Puro mukha yung nasa ulo, puro mukha lang. Kasi ang kapal daw ng mukha eh. Iniwan yung utak sa bahay. Ay, totoo yun. Totoo yun. May mga ganyan, may mga meet-up, pero sa naka-cellphone, diba? Minsan nang alam mo, huwag kayong ganun. Lumilipad pa, dutak eh. Yung gusto makipagkilala, tapos cellphone din naman yung kaharap. Sana, ikaw naman, sana hindi na tayo nag-meet up. Sana nag-chat na lang tayo. Zoom na lang tayo. Ganyan din naman. O bukas yan, yeah. Ha, mga kamarkada, kasama ang ating mga Dramatista Kels. Yan. Hashtag Dear M.O.R. Couple Mooks tomorrow, Thursday. Nakasama nyo nga po ang inyong mga lingkod. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Gwa Popoy. And of course, gorgeous B, Bea po. Yan. At syempre, ang lagi natin paalaala, stay safe, stay healthy. At kahit ano nga po mangyari, mga family, stay in love and stay happy. See you tomorrow.